yan eh. Hindi pa din hair loss. Oo. Sa madaling salita, magumayong maka-offend na kasi yan sa tulad eh, sa mga nakakalbo. Oo. Or yung nagkakaproblema na nag-defend na yung hair, hindi mag-hair, o kaya kung dati eh, malago-malago ay eh, ngayon eh. Malago pa eh. Malago. Malago pa rin yung hair. So mga kausap ko natin, isa po siyang eksperto po sa ano, sa hair restoration, particularly po sa hair transplant. Siya po ay ano, isang cosmetic surgeon siya at hair restoration surgery specialist at skincare specialist po siya. At he attended medical school at the University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center in Manila and completed his residency in general surgery at the San Juan de Dios Hospital. At nag-training din siya ng cosmetic surgery under the renowned cosmetic surgeon at the Dr. Wilfredo Salapasan, and also specialized further ito naman dito sa hair transplantation sa New Heart Hair Clinic sa New York, USA. And then, member din siya and fellow of the American Academy of Cosmetic Surgery, Philippine Academy of Aesthetic Surgery, and then Philippine Association of Medical Specialists, and Philippine Society of Liposuction Surgery, International Society for Hair Restoration Surgery. At if I remember correctly, nasa tama ba? Tanungin ko siya mamaya kung ilan na, pero I think nasa 1,000 na yata yung na nagawa niya na hair transplant particularly. Oo. So, mga kausap po natin, nasa linya po natin telepono, si Dr. Romeo Basso, isa po siyang isang eksperto nga po pag-uusapan natin kung mayroon po tayong problema sa ating buhok or kahulaman or kung nawawala na at pakaya pa ba itong isalit sa ating atin. Ayan, Dr. Basso, good morning! Good morning, Dr. Romeo Basso. Good morning! Hi, good morning, Emily, and good morning, Mr. Alex Sinsay. Yes. Yes. Thank you for inviting me to your program. Gusto ko sanang pumunta dyan sa studio, kaya lang masyadong malayo para sa akin. Parang nandiyan din lang kayo. Oo, parang ano na din yan. Okay na rin to you, Dr. Basso. Importante ay mabigyan natin ng ano, kumbaga solusyon. Yung mga may problema nga dito sa pagkakalbunan ng kanilang mga buhok. Oh, ayan pala si Dr. Basso. Yung picture naman tayo ng Dr. Basso. Ayan. Pogi-pogi. Dok, yung ano po ba? Ano po ba ang causes talaga ng ano, ng hair loss? Actually, maraming causes ng hair loss. There are those that are permanent, and there are those that are temporary. No? So, as a cosmetic surgeon and a hair transplant surgeon, most of my concern is actually the losses na because of yung taong namin magkukos ng medyo magulo yata. Oo, mayroon pumapasok po yung sa South. Okay. Yes. So, yung pinaka-concern namin yung androgenetic alopecia na tinatawag namin. Ito ay pagkirabing androgenetic galing sa hormones na testosterone. Genetic, hindi sabihin na mana mo sa iyong mga magulang or sa mga ibig sabihin, common cause, no? Almost mga 90%. Yan ang cause ng mga bleeding spaces ng baldness, especially sa mga lalaki. No? Although mayroon din ganyan sa mga babae. No? Other causes would be yung mga temporary causes, like yung mga sakit talaga na pwede mong gamutin, kaya yung mga immune disorders, kaya yung mga nila alopecia areata, maririnig nyo sa mga yes. Alopecia areata. Bigla na lang magkakaroon ng patchy baldness sa isang ulo mo, pero minsan nawawala, minsan tumarating. So even with that pala, Dr. Basso, kaya pa siyang, ano, kumbaga, you could still get your hair back. Okay, ano po ba, how do you know, Dr. Basso, na talagang kailangan magiging concern na po kayo dito sa hair loss mo? Or kung paano mo ma-determine na may problema ka na, or it's just the normal shedding of hair? Yeah, kung mapapansin nyo, every day may nawawalan po tayo, no? Normal yon. Na may nawawala talaga kasi nagpapalit ang ating buhok, no? Kasi ang ating buhok ay ang life cycle niya is usually around 4.5 years, no? Bago magpalit, no? Then mapapalitan yan, tutuburit yung bagong buhok within 6 months.
So, ang normal loss kasi sa isang araw is about, sabi nila iba, 50 to 100 or even 150 mm-hmm. sa isang araw. Still normal. No, beyond that, medyo ma-alarm ka na kasi sobra na yun. No? Usually, you lose your hair. Normal loss usually 10% of your total number of hair ulo. No? Yes. Kasi ang normal na tao ay mayroong buhok na around 100 to 150,000 hairs. So 10% loss to 150,000 normal. Ang alin? Yung loss, yung abnormal loss, yung alarming na po, yung alarming. So, pag-usapan natin yung talaga yung pinag-usapan natin, androgenetic alopecia, okay. No? Which is the most common cause mm-hmm. talaga, na talagang yan ang talagang may remedy pa talaga na sabi mo, magagawa natin ng paraan pagmahaga natin na-discovery, mm-hmm. no? Usually, may mga nag-start na even at puberty, may nag-start na yan. So kahit bata pa, pwede. Depende na sa, kumbaga sa genes mo, Dr. Pato. Basta genes mo. Kasi parang pagka, kasi mayroon kang genes na ganyan, parang kasi naka-blueprint na yan. Kapag makakalko ka, kasi mayroon kang genes na yan, namana mo na yan eh. Hindi mo na mapapako yun eh. Oo. So kung, ang sinasabi nga nila, as you age, oo. Dumadami yung nawawala sa yung buhok mo. Oh, okay. So at the age of 30 or usually 35% na nawawala. Mm-hmm. Talagang mayroon kayong yung androgenetic alopecia na tinatawag namin. Pero Dr. Bato, paano naman kung ano, yung kasi may mga nagsasabi kapag lagi kang nagpo-conditioner or yung mga hair products, yung mga cost dahil sa, for example, poor nutrition, malaking factor po ba yun, Dr. Bato? Actually, mga myth yan eh, no? Hindi yung totoo, actually, di pag-shampoo araw-araw, hindi yung totoo, no? Mm-hmm. Walang yun yan sa paglalik na yung buhok, mm-hmm. no? Mm-hmm. If ever mangyari yun, kung masyadong matapang yung chemical na nandun sa mga ginagamit mo sa buhok. Oh, yung mga imported daw. Oh, pag tinigil mo naman yun, tinigil mo yun, tutubo ulit yung buhok mo. The temporary causes of baldness na sinasawag namin. Marami kasi myth pa rin na nangyayari na sabi-sabi. Yung gel ba? Sa mga gel, hindi rin totoo yan. Pagkagamit na, hindi rin totoo yan. So it's mostly... It's stress. Sabi daw, stress naman daw. Yung dahil... Actually, mayroong base din yan na bakit masisira yung buhok sa pag-i-stress. Kasi kinupul mo yun. Nai-injure yung mga follicles. Kapag sinupul? Dr. Bato, yung cellphone niyo po siguro kailangan ilayo ng konti. Ang cellphone po ninyo. Nakapatay na ang mga cellphone namin.